Hey, what's up mga Trops? So, this is Jinggoy TV Channel. So, ngayong hapon pong ito, ituturuan ko kayo paano po gumawa ng simple video editing na pwede po natin gamitin sa ating mga video vlog. So, ito po ay simpleng video editing lang na pwede kong gamitin ng mga baguhang vlogger na kagaya mo. So, doon po sa mga nakakaalam na po sa simple editing na to, ay pwede niyo pong skip yung video na to. Okay. So, ang ituturo ko po sa inyo ng hapon na ito, mga simpleng sound effect kagaya po nito. O kaya nito. At ituturo ko rin po sa inyo kung paano po gawin ang pangalan na lalabas sa screen na to. Okay mga katrops, tuturo ko din sa inyo kung paano ba magpalabas ng apoy kagaya nito. At kung paano magpalabas ng leon kagaya nito. At magpalipad ng eroplano kagaya nito. Huwag na natin itong patagalin guys. So ituturo ko na sa inyo ang paggawa ng simple video editing. Umpisahan na po natin ngayon ang tutorial para po sa ating video editing. Okay, sa pag-edit po ng video, so marami po tayong pwedeng gamitin na video editor. Ako po kasi ang ginagamit ko po sa pag-edit ay ang KineMaster at ang Power Director. So sa pagkakataon po na to, ang gamitin po natin yung Power Director. So ito po ay pwede po nating i-download sa Play Store na naka-install po sa cellphone natin. Okay, so i-click na po natin yung Power Director. So hintayin lang po natin siyang magbukas. Okay, so i-click po natin yung New Project. Ito po guys, huwag niyo pong kalilimutan, pag mag-i-edit po tayo ng video, kinakailangan po piliin po natin yung 16:9 na size. Ito, i-click po natin yun. So yun po kasi yung mas recommended po na size. So ngayon po nandito na po tayo sa loob ng Power Director. So ang first step po na gagawin natin, syempre kailangan po natin i-import o ilagay po natin yung ating video na i-edit. So ito po, nakalabas na po dito yung mga video na nakasave po doon sa ating gallery. So pipiliin na lang po natin dito kung ano pong video yung gusto nyo pong i-edit. So ito po yung edit po natin. Okay, so i-click lang po natin itong video na to. So pag na-click na po natin yung video na gusto po natin i-edit, may lumabas po dyan na sign na parang plus sign. So, i-click lang po natin yon. Okay, so pagka-click po natin, yan na po. Makikita muna po natin sa screen yung video na ating i-edit. So, tingnan po muna natin yung video. Hey, what's up mga Trops? So, this is Jinggoy TV. Okay, so nakita nyo po yung part na tumuro po ako. So, yun po yung una natin lagyan ng effect. So, gusto ko pong ilagay dito ay yung picture po o yung logo po ng aking channel. So ang gagawin po natin sa gawing kaliwa po ng ating screen, so yung pangatlong icon simula po sa itaas, yung nasa gitnang icon, yung parang square, i-click lang po natin yon. And then hanap po tayo ng image na ilalagay po natin doon sa ating video. So sa taas po makikita po natin yung icon po ng image. So i-click lang po natin yon, and then lalabas na po yung mga picture na nakasave po sa ating cellphone. And then mamili lang po kayo kung anong picture yung gusto niyo pong ilagay doon. So ako po, ito po yung gusto pong ilagay. So i-click po natin. Then click po ulit natin yung picture na yon. Then yung plus sign para po malagay po siya sa screen. Okay, so ito na po yung picture na ilalagay po natin. And then sa gawing kanan po sa taas, makikita po natin yung play na sign. Click po natin yung play na sign na yon. This is
Jingoy TV Channel. Okay, so nakita po natin, lumabas na po yung picture o yung logo po na napili po natin. Then, i-click po natin yung logo na napili natin. And then, ang gawin po natin dito, itapat po natin doon sa kamay na nakaturo po ako. And then, ang gawin po natin, i-resize po natin. So, pwede po natin i-resize po yung picture. So, ito po. Yung pag-resize ng picture. So, ang gawin nyo lang, kung meron pong mga square-square po sa kanto ng ating picture, so i-drag nyo lang po yun taas-baba. Ayan, nakita nyo po, na-resize na po yung ating picture. So, kapag okay na po yung size nya, sakto na po rin sa kamay, so i-try po natin na i-play yung video. Kasi po, kailangan nakasabay po yung paglabas po ng image sa pagturo po natin. Okay, play po natin. Okay. So, nauna pong lumabas yung picture. So, dapat sabay po sa pagturo yung paglabas po. Ang gagawin po natin, i-crop po natin yung picture. So, paliitin po natin. So, ang gagawin po natin, drag lang po natin to para po masakto po siya doon sa pagturo ng ating kamay. So, try po natin ulit na i-play kung sabay na po siya. So, hey, what's up mga drops? So, this is Jingoy TV Channel. Okay, so hindi pa. So, medyo nauna pa rin yung pagturo. Okay. So, i-drag lang po ulit natin. Tapat po natin sa paglabas po ng o pagturo po ng kamay. Hey, what's up mga drops? So, this is Jingoy TV. Okay, adjust po natin. I-adjust pa rin po natin. So, medyo nauna naman po yung ating image. So, kailangan sakto lang po dun sa pagturo, sa paglabas po ng image. I-try po natin ngayon. Hey, what's up mga drops? So, this is Jingoy TV Channel. Yan. Medyo sumasabay na po, pero meron pa pong konting konti na lang po. So, this is Jingoy TV. Okay, nauna pa rin po yung pagturo. So, i-adjust lang po natin. Basta pag di pa rin po nasasabay sa image, adjust-adjust lang po yung gagawin natin hanggang sumasabay po siya. So, this is Jingoy TV Channel. Yun. So, sakto na po. Okay, so ngayon po, sakto na po yung pagturo at paglabas po ng image. So, ang gagawin naman po natin ay para po mabuhay yung image, lagyan po natin siya ng sound effect. So, sa paglagay po ng sound effect, ang gawin lang po natin ulit dito ay i-click po natin yung layer. And then, sa paglalagay po ng sound effect, click lang po natin yung pangalawang icon po dito sa may left side. Okay, and then click po natin yung icon po ng music sa gawing itaas. At ayan po, lalabas na po yung gallery po natin kung saan po nakasave yung ating mga sound effects. So guys, sa sound effects, so kinakailangan mag-download muna po kayo. At kinakailangan po yung mga i-download po natin ng mga sound effects ay yung mga no copyright sound effects lamang po. Kasi pwede po tayong ma-strike po sa YouTube kapag po mga copyright po yung mga songs o music na ilalagay po natin sa video natin. So meron na po ako dito mga naka-save sa aking cellphone. So open po natin tong download. Ito po mga dinownload ko po na sound effect. So, siguro po, ang babagay po na sound effect po dito, hanapin po natin yung ping na sound effect. Okay, ito po siya, ping. Atun, yun. So, ang gagawin po natin para ilagay po natin yung sound effect, dito po sa right side ng ating cellphone, makikita po sa tapat po ng ping sound effect, meron pong plus sign. Click lang po natin yung plus sign. Yung plus sign.
Yan. Then, ayun na po siya. Nanduro na po siya sa ating video. And then, sa taas, click ulit natin tong icon po ng play. Okay. So, ngayon po, mga katrops, itatapat lang po natin yung paglabas po ng logo doon po sa pagtunog po, para po sabay po yung logo at yung tunog. Tingnan po natin kung nakatapat na po siya. Hey, what's up mga trops? So, this is Jingo YouTube channel. Yun. Kita po natin na nakatapat na po yung sounds doon po sa image na lumabas. So, yung susunod naman po natin ay paglalagay pa rin po ng sound effect. So, ito po yung part po na to ng video natin. Panoorin muna po natin. Yan. Yung nagbilang po tayo. So, buhayin po natin yung pagbibilang sa paglalagay po ng simple sound effect. So, ang gawin po natin, hanap po ulit tayo ng sound effect doon po sa ating gallery. So, click lang po ulit natin yung icon na to nasa left side. And then, music. And doon po, hanap po tayo ng music po dito sa dinownload po natin. So, ang lagay lang po ulit natin yung ping. Yung ping sound effect po ulit. Hanapin lang po natin yung ping sound effect. So, i-click po natin yung ping sound effect. And then, plus sign. So, ayan na po siya. Okay, so click natin yung play na icon sa gawing itaas. Hingi po, itatapat po natin yung pagbilang o yung sound effect doon po sa pagbilang. Okay, so hindi po nakatapat. So itatapat po natin siya. So play muna po natin. Yun, so dapat po doon malagay yung ping sound. So ngayon po natin, click po natin yung sound na dinownload po natin and then drag po natin papunta po doon sa pagbilang. Okay, yan. Try po natin i-play kung nakatapat po siya. Yun. And then, tatlong count po yung ginawa natin. So, kinakailangan tatlo din po yung ping sound. So, ang gagawin po natin para po maging tatlo po yung ping sound natin, i-duplicate na lang po natin siya. So, i-click po natin yung dinownload po natin na ping sound. Ito po, click po natin. And then, sa left side po, sa gawing ibaba po ng ating screen, makikita nyo po yung parang lapis. I-click nyo lang po yung parang lapis. And then, makikita nyo po sa ibaba, duplicate. So, i-click nyo lang po yung duplicate. So, yan po. Nakita nyo po, naging dalawa na po yung ating ping sound. So, try po natin kung nakatapat po siya. Okay, so isa pa pong ping sound. So, ganun lang po ulit yung process. Ngayon po na, gawin po natin, click po ulit natin yung dinownload po natin na ping sound. And then, yung lapis. And then, click duplicate. So, tingnan po natin, tatlo na po yung ating ping sound. So, try po natin kung nakatapat po siya sa pagbilang, yung tunog. Okay, yung isa po, hindi po masyadong nakatapat. So, ang gagawin po natin, idadrag lang po natin ng konti. Click po natin yung sound na medyo po natin i-adjust. Okay, so ito pong pangatlo. Hindi po siya nakatapat. So, click lang po natin and then, ito po, idrag po natin papuntang kaliwa. So, try po natin kung nakasabay na po siya sa pagbilang. Okay, so yun, sumabay na po. Yan, so ito na po yung susunod natin lalagyan ng sound effect. Yan, parang mukhang tanga lang. Okay, so sa tingin ko po ang sound effect po na babagay dito ay yung para pong tunog, para pong nag-flashback. So, balik po tayo doon sa ating gallery. So, click lang po ulit natin yung pangalawang icon po na nasa left side sa gawing itaas. And then, yung music.
And dito po tayo sa downloads. And then hanapin po natin yung flashback na sound effect. Ito po. Flashback sound effect. I-click lang po natin flashback sound effect. And then plus sign. And then yung play po sa taas. Boom. Ayan na po siya. So try lang po natin kung nakatapat na po yung sound effect doon po sa kamay. Okay, so medyo nauna po yung sound effect. So ang gawin natin, paliitin po natin, drag lang po natin ng konti. Yan, itakin po natin ng konti para po masabay po siya dun sa kamay. Then, try po natin play. Yun. Kung medyo nalalakasan po kayo sa background sound effect po natin, ang gawin lang po natin, i-click po natin yung sound effect na dinownload natin. Then after that, click po natin yung lapis na nasa ibaba. So makikita po natin sa baba, sa may left side yung volume. Then bawasan lang po natin yung audio. So gawin lang po natin siguro po mga 30. Yan. And then click OK. So try po natin, play po ulit natin yung video. Yan. So medyo humina na po yung background sound effect. Okay, so punta po tayo sa susunod po na effect na ilalagay po natin sa ating video. So ito po yung lalabas po yung pangalan dun po sa tapat ng kamay. So ang matapakadali lang po nito gawin. So ang gagawin lang po natin, magle-layer po tayo ng image. So, click lang po natin yung pangatlong icon po na nasa left side ng ating screen. Ito po makas para pong square. Click po natin, then click po natin yung image icon na nasa taas. Then, hanap po tayo ng picture na pwede po natin ilagay doon sa video. So, yung logo na lang po ulit yung lagay natin. Then, click po natin yung plus sign para po malagay na siya sa screen. Mag-layer na po siya doon. So, click po yung play sa taas. Then, try po natin kung sasabay po siya sa paglabas po ng kamay yung image. Okay. So, hindi po nakatapat yung image dun sa kamay. So, gagawin lang po natin. Drag lang po natin yung image. Papunta po dun sa tapat ng kamay. So, drag po natin siya. Yan. And then, resize po natin ng konti. Medyo malaki po. So, isakto lang po natin doon sa kamay ng nasa video. Okay. So, medyo malaki pa pong konti. Adjust pa po natin ng konti. Palitin pa po natin ng konti. Yan. Basta tingin ko po, okay na po ito. Then, gawin na lang po natin ngayon. Tatapat po natin yung image sa paglabas po. Timing po natin. So, play muna po natin para makita po natin kung timing po yung paglabas ng image sa paglabas po ng kamay. Okay, so medyo nauna po yung image. So, gawin po natin, drag po natin, paurong para po matapat po sa kamay. Okay, so adjust lang naman po yan. Okay, so pwede na po yun. Try po natin i-flip. So, okay na po yun. So, next, ito po, yung pagpapalabas po ng apoy. So, ang gagawin po muna natin, kinakailangan po, nakapag-download po kayo ng video po na mayroon pong green screen background. No? So, marami po nito sa YouTube na no copyright, yung mga free na green screen po yung background ng video. So, yun po, mag-download po muna kayo. Ako po, meron na po tayo na-download dito sa ating cellphone. So, para po makapaglagay po tayo ng ganong klaseng effect, i-click po natin yung layer icon. Ito po yung pangatlo na parang square. So, click po natin yung video na icon. Then, yun po, sa download, ito po yung mga green screen po yung background. Green screen video po.
So, hanapin po natin ito yung may lalabas na apoy. So, click po natin and then click yung plus sign. Ayan na po siya. Then, click po natin yung play. So, baliktad po yung paglapas ng apoy. So, gawin po natin, i-rotate lang po natin. So, meron po tayong makikitang arrow sa gawing ibaba. I-rotate lang po natin para po mabaliktad po yung paglabas ng apoy. And then, itapat po natin kung saan part po siya lalabas. So, dito po, i-drag lang po natin siya sa may gawing right side. And then, para po mawala po yung green screen na yun, ang gagawin po natin, click po natin yung image. Yan, nakaklick na po yung image. And then, click po natin tong para po uling lapis sa baba. At hanapin po natin dito sa mga icon sa baba yung chroma key. Ito po yung chroma key. Click po yung chroma key. And then, ang gawin po natin, click po natin yung para pong ballpen ba to o lapis na nasa gitna. So, pag naklick na po natin, i-click nyo lang po yung image po sa taas. Yan, yung green, yung gusto nyo pong matanggal. So, anong nangyari po? Nagkaroon po na parang butas-butas po yung screen. So, ibig sabihin po na yan, ay hindi na po makikita yung kulay green na yon. And then, click po natin yung icon na play. So, ayan po. Try po natin kung wala na pong kulay green sa ating apoy. Yan. So, ang gagawin naman po natin, itatapat na lang po natin yung action po. Yung action po natin sa paglabas po ng apoy. So, medyo nauna po yung pag-arte po natin. So, dapat i-adjust po natin yung apoy. Ayan. So, try po natin kung akma na po dun sa video yung paglabas ng apoy. Ayan. So, medyo akma na po siya. So, i-adjust pa po natin ng konti itong apoy. Labas po natin ng konti. Tapos, medyo lakihan po natin yung apoy. So, try po natin. Ayan. So, okay na po yung paglabas ng apoy. So, sabay na po siya. And then, next, gawin po natin yung pagpapalabas po ng leon o ng lion. So, paano po ba lalabas yung lion? So, pareho lang po ng ginawa po natin sa paglabas po ng apoy. Hanap lang po ulit tayo ng video na mayroon pong green screen sa ating gallery. So, click po ulit natin tong layer sa gitna na nasa left side na icon. Then, video. Then, sa downloads po natin nakalagay yung mga green screen video natin. So, ito po yung may lion. Then, click po natin yung plus sign. Then, yun na po. Nasa screen na po natin. Then, play. Okay. So, ang gawin po natin ngayon, tanggalin po ulit natin yung background na kulay green. So, click po natin yung lapis na nasa ibaba. Then, chroma key. Then, yung lapis po ulit. At yung kulay na tatanggalin po natin, click po natin yung kulay green. So, yun na po. So, then click po yung play. So, ayan na po yung lion. Ayan na po yung leon. Ang gagawin lang po natin, itapat po natin yung leon doon sa pagturo po. Yan. Kung saan po niya tinuro, doon po natin ilalagay yung leon. Yan. So, medyo mahaba rin po pala yung image po ng leon na to. So, ang gawin lang po natin, i-cut po natin kasi masyado po mahaba. So, cut po natin sa gawin na to. So, sa pagka-cut po, ang gagawin lang po natin, okay. Sa pagka-cut, ang gagawin lang po natin, click po natin yung video na ika-cut po natin and then, yung
lapis po ulit sa left side, sa baba, and then split. So yung unang icon po sa baba, click po natin yung split. Po, nahati na po siya, and then click po natin yung part po na puburahin natin, and then ito po yung basurahan sa may gawing left side po sa baba, click po natin yun, yun na po. So na cut na po natin yung video. So try po natin i-play. Okay, so gawin po natin, i-adjust po natin yung paglabas po ng Leon. So medyo nauna po. Dapat po sabay po natin sa pagturo po. Sa pagturo po natin yung sa Leon. So ito drag lang po natin, adjust-adjust lang po yan. Yan, try po natin kung sabay na po siya. Okay, so adjust pa rin po natin. Nauna pa rin po yung pagturo. Okay, try po natin kung sabay na po sa pagturo yung paglabas ng Leon. Yan, so medyo sabay na po. So gawin natin, medyo lakihan po natin yung Leon po natin. Hindi masyadong makita. So lakihan natin and then adjust po natin ng konti sa gawing kanan. Okay. And try po natin play. Yan. Okay na po. Yung susunod po nating effect. Okay, so pagpapalabas din po ng aeroplano. So ganun din po. Hanap po tayo ng video sa ating gallery na may green na background. So click po natin yung video, and then saan po nakasave yung mga video natin may green background o yung may green screen. So click po natin yung airplane na may green screen, then plus sign. So ayan na po siya. And then tanggalin muna po ulit natin yung pinaka background po na kulay green. Click po natin yung pencil, and then hanapin po ulit natin yung chroma key sa baba. Then yung lapis po ulit. Then i-click po natin yung kulay green para po mawala na siya. And then play. Tingnan po natin. So itapat na lang po natin kung saan po lalabas yung airplane. So doon po sa pagturo. Ayan, adjust-adjust lang po yan. So dito po natin itapat yung paglabas po ng airplane. So lakihan po natin ng konti para mas kitang-kita po natin yung airplane. So medyo hindi pa po nakatapat yung paglabas ng airplane. Ayan. Try po natin. Okay. So bigla daw po sumabog yung airplane. So ang gagawin po natin, hanap ulit tayo ng video na may green screen. So click ulit natin yung layer, then video, then hanapin po natin ito, yung explosion po, yung pagsabog po, then click po natin yung plus sign. So ayan na po yung explosion video. Click po natin yung play, and gawin po natin tanggalin po natin muna ulit yung green screen. So click po natin yung pencil sa baba, and then chroma key. Then yung pencil ulit, and then click po natin yung green. Tatanggalin natin, and then play. So try po natin kung wala na po siyang green screen. Okay, so ngayon itatapat na lang po natin yung action po doon po sa pagsabog. Mag-adjust na lang po natin ng konti yung explosion. Yan. So try po ulit natin. Play yung video. Okay.
Yan. So guys, ganyan lang po kasimple yung pag-i-edit po ng video. So ito po yung mga simpleng pag-i-edit po ng video na pwede po natin gamitin sa ating pag-vlog. So sana po marami po kayong natutunan.